Mahal na mga kababayan, sa ngalan ng International League of People's Struggle, malugod na nagpapaabot ako ng militanteng pagbate at pakikiisa sa Komiteng Tagapagpaganap ng Migrante International sa pamunuan at kasapian at mga panauhin ng Migrante Philippines sa asambleya ng pagtatatag nito at sa pagpapasinaya ng formal na pagtatatag ng Migrante Youth nitong Disyembre 8 hanggang 9 sa Bantayog ng Mga Bayani Theater sa Quezon City, Metro Manila. Napapanahon at napakahalaga ang temang nakasalang sa mga delegado at kinatawan ng mga bagong tatag na balangay ng migrante mula sa mga probinsya, rehiyon at mga siyudad sa buong bansa. Sulong Migrante Philippines, iba yung magpalawak at lumatag sa buong kapuluan. Konsolidahin ng lakas para sa tuloy-tuloy na pagsulong at pakikibaka. Maigpit na sumanib at magambag para sa higit na paglakas ng kilusang manggagawa, kilusang kabataan, at buong pambansang demokratikong kilusan. Mainam na makapaglatag kayo ng matibay at malawak na pundasyon ng Migrante International sa buong kapuluan sa pamamagitan ng Migrante Philippines. Konsolidahin ang lakas ng mga pamilya at komunidad ng mga migranteng manggagawa na naabot na ninyo at iba yung palawak para abutin ang iba pang naghihintay sa inyong mga organisador at edukador. Dapat sagpangin ang panahon para magparami ng mga balangay at magbuo ng mga kailangang antas ng pamumuno. Lumahok at magambag sa iba yung paglakas ng kilusang manggagawa, kilusang kabataan, kilusang kababayan at sa buong pambansa demokratikong kilusan. Patuloy ang paglubha ng krisis ng atrasado, agraryo at malapyudal na ekonomiya ng Pilipinas. Puro kabulastugan ang pangako ni Duterte ng industrial na pag-unlad nang sa gayon may sapat na trabaho sa loob ng bayan at hindi na kailangang umalis ng sapilitan dahil sa kasalatan ng trabaho. Bago pa magumpisa ang rehimeng Duterte, tinakda na ng mga maka-US at oligarko ang neoliberal na patakaran sa ekonomiya. Sa kurso ng usapang pangkapayapaan sa pagitan ng GRP at NDRP, maliwanag na ayaw ng rehimen ang patakaran ng pambansang industrialisasyon at tunay na reforma sa lupa na taglay ng National Democratic Front of the Philippines. Kaugnay nito, inatrasan ni Duterte at tinapos niya ang usapang pangkapayapaan. Higit sa 20% ng lakas paggawa ng Pilipinas ang nasa labas ng bansa bilang mga migranteng manggagawa at nakapagpadala ng mga $26.9 billion batay sa datos ng 2016. Ito ay katumbas ng 10% ng GDP ng Pilipinas. Malaking kapital na ito kung gamitin para sa pambansang industrialisasyon, pero ginagamit lamang ito ng gobyerno at mga malaking komprador para lamang magangkat ng mga yaring produkto at iugpong sa mga bagong pautang para takpan ang deficit sa kalakalan. Sa iba't ibang anyo ng singil sa mga dokumento at kung ano pang dahilan, ginagatasan ng reaksyonaryong gobyerno as sa pamamagitan ng POA, OWA at iba pang ahensya, ang mga migranteng manggagawa at wala naman na itutulong sa kanila para ipagtanggol ang mga karapatan nila at tulungan sila sa iba't ibang pangangailangan. Ipinagpapatuloy ng rehimen ang sistema ng pagangkat ng mga yaring produkto at pagluwas ng mga ilaw na sangkap, manufaktura at manggagawang mababang pasahod at walang matibay na proteksyon ng mga demokratikong karapatan sa global na palengke. Sadyang pinapanatili ng rehimen ang pambabarat sa pasahod sa pamamagitan ng endo o kontraktualisasyon at iba pang paraan. Sa ngayon, lumulubha ang kahirapan at kawalan ng trabaho at mapipilita ng mga manggagawa na maghanap ng trabaho sa labas ng bansa sa napakababang pasahod. Wala ring pagtulong at proteksyon na binibigay ng
rehimen sa mga manggagawang pinagsasamantalahan at inaabuso o tinatanggal sa trabaho dahil sa palubhang krisis ng dinayong bansa. Magmula maging presidente si Duterte, ang prinsipal na inatupag ay kung paano niyang mauto at magamit ang mga puwersang militar, polis at paramilitar para sindakin ang sambayanang Pilipino, magkonsentra ng kapangyarihan sa kanyang kamay at magtayo ng pasistang diktadura sa pakunwaring nais niyang magtayo ng federal na anyo ng gobyerno. Inuna niya ang kampanya ng pamamaslang sa galibulibong mga mahihirap na pinaghihinalaang drug addict at pusher sa pamamagitan ng mga death squad na pinabuo sa pulis. Ni isang malaking drug lord o drug protector ang pinatay. Kalinsabay nito, lumitaw ng mga kaibigan ni Duterte ang malalaking drug lord tulad ni Peter Lim at mga kamag-anak niya ang kakutsyaba sa smuggling at pagkalat ng ilegal na droga. Inudyukan ni Duterte na pasukin ng Maute Group ang Marawi City at ginamit niyang pagkakataon ito na manduhin niya ang reaksyonaryong militar na lumaban at bombahin at durugin ang buong lungsod ng Marawi para lamang ipakita sa buong bansa na siya ay malakas at kayang-kaya niyang gumamit ng labis-labis na karahasan. Ginamit niya rin pagkakataon ito para magdeklara ng martial law sa buong Mindanao at ituring na target ang New People's Army at iba pang puwersang revolusyonaryo. Mulat sa pool ng kanyang pagiging presidente, nagtakda si Duterte ng all-out war policy laban sa armadong revolusyonaryong kilusan ng sambayanang Pilipino na sa pamumuno ng CPP. Primero, nagkubli si Duterte sa pagpapatuloy ng Oplan Bayanihan ni Aquino hanggang katapusan ng 2016. Pagkatapos, inumpisahan niya ang kanyang Oplan Kapayapaan sa umpisa ng 2017. Nagkunwari lamang si Duterte na gusto niya ang usapang pangkapayapaan. Subalit, kahit na may ceasefire, patuloy ang opensiba ng mga militar, pulis at paramilitar laban sa mga puwersang revolusyonaryo at mamamayan. Sa pakikipag-usap sa NDFP, laging gustong ipauna ng kanyang mga negosyador ang matagalang ceasefire kaysa sa anumang sustantibong kasuntuan tungkol sa mga reforma na hinihingi ng bayan. Sa ngayon, maingay na sinasabi ni Duterte na gusto niya ang digmaan imbes na usapang pangkapayapaan at gumawa pa siya ng proklamasyon para bansagan ang CPP at NPA na mga terorista at ang mga legal na organisasyon at individual na hinihinalang sumusuporta at nanunustos sa mga binansagang terorista ay terorista na rin. Nagumpisa na rin si Duterte na utusan ang mga militar, polis at paramilitar na dukutin, i-torture at paslangin ang mga pinaghihinalang revolusyonaryo kaugnay ng mga revolusyonaryo sa hanay ng mga mamamayan, mga katutubo at mga legal na organisasyon at aktivistang panlipunan. Sa umpisa, nagkunwari si Duterte na ialis niya ang Pilipinas sa dominasyon ng US. Sa kalaunan, lumitaw na gusto lamang ni Duterte na magparami ng malakolonyal na amo sa hanay ng malalaking poder kapitalista at imperialista at ibahagi ang Pilipinas sa kanila bilang mga sphere of influence. Gusto lamang niya na magkaroon ng mas maraming pagkukunan ng armas at pautang para isanglaang Pilipinas. Patuloy ang mga tratado, kasunduan at kayusan na nagpapailalim ng Pilipinas sa US bilang prinsipal na among malakolonyal. At sa gayon, patuloy din ang mga tagilid na relasyon sa mga aliado ng US tulad ng Japan at Australia. Umaasa si Duterte sa mga pautang mula China para sa paggawa ng riles at iba pang imprestruktura, subalit isinusuko na niya sa China ang West Philippine Sea at mga exclusive economic zone and extended continental shelf na pinanalo ng Pilipinas batay sa UN Convention on the Law of the Sea sa Permanent Arbitration Commission sa The Hague.
sinubok din ni Duterte na hilahin ang ilang miyembro ng ASEAN para yumuko sa mga illegal na reklamasyon at labis-labis na pagsaklaw ng China sa South Sea. Mataas ang aking tiwala ng migrante Pilipinas at migrante youth ay makakapagpalakas at makakapaglingkod sa masa ng migranteng manggagawa sa mga pamilya at mga komunidad nila. Sa paggampan ng inyong mga tungkulin, dapat ninyong pag-aralan ang krisis ng nag-aaring sistema ng Pilipinas at ng global na kapitalistang sistema. Alamin ang mga tunguhin at problema at tiyakin na mapapalakas ang inyong organisasyon at buong kilusang pambansa demokratiko sa pamamagitan ng pampulitikang edukasyon, pangangalap ng maraming kasapian at pagbubuo ng militanteng balangay. Mabuhay ang migrante Pilipinas at migrante youth. Mabuhay ang migrante international. Mabuhay ang lahat ng migranteng manggagawa. Mabuhay ang sambayanang Pilipino.